Kanina habang nagpapahinga ako, nanood ako ng pelikulang Prince of Egypt. Napanood niyo ba 'yon? Sa first part, habang kinakanta yung Deliver Us, pinaagos ng nanay ni Moses ang kanyang sanggol sa ilog para mailigtas siya sa slavery na naganap sa Egypt. Dahil sa tubig, nailigtas ang sanggol na si Moses. Bigla ko tuloy naalala yung nasa ebanghelyo ngayong araw. Suddenly, a violent storm came up on sea so that the boat was being swamped by waves. But Jesus was asleep. Kapag nasa gitna talaga tayo ng isang bagyo, parang instead na maisip natin ang saving power ni Lord, mas napapangunahan tayo ng takot. Kaya napakaganda ng imagery na ibinigay ng ating ebanghelyo. Bumabagyo na, parang tataob na ang bangka ng mga apostol, pero natutulog pa rin si Jesus. Parang sinasabi sa atin na kahit anong bagyo man ang pagdaanan natin, basta kasama natin si Jesus sa ating bangka, malalampasan natin ang kahit anong sakuna. Kaya dapat sa bagyo ng buhay, kalma lang tayo. Dahil God is always in charge. G ka ba? Gina Bishop. Sa aking karanasan, sa aking ama na may ospital, 10 beses na yata, hanggang bawian siya ng buhay. Damang-dama ko ang hirap. Ako kasi ang panganay, wala na rin kasi ang nanay ko. Nakatuwang ko sana sa pagharap sa mga pagsubok sa buhay. Para bang pasan kong mundo. Bisan ko na rin kasing natanong ang Diyos na di kaila sa karamihan. Lord, bakit ganito? Ako pang malapit sa iyo at naglilingkod ay dumadanas ng ganito. Di maiwasang tanong dahil tinabaga nag-iisa lang ako. At sabay iyak sa panalangin, Lord, huwag mo akong pababayaan sa unos ng aking buhay. Di naman malayan, unti-unti, ang unos ay tumitila rin. Akala ko lang pala, mag-isa lang ako. Akala ko lang pala, natutulog ang Diyos. Hindi pala. Pinalalahanan ako ng Diyos, nga pala siya, at dahil di kailanman ang Diyos ay mang-iiwan.